Hey guys! Kamusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. Salamat pala guys sa mga nanood dun sa huling video na ginawa ko. Salamat sa mga positive feedback. At kung na-inspired kayo, salamat. Dun sa schoolmate ko sa Jumats, huwag mong hayaan na nakatenga yung camera mo. Sayang, gamitin mo yan. At saka nakikita ko na mahilig ka rin sa mobile photography. So, etong video na to ay makakatulong din sa'yo. Okay? So, bibigyan ko kayo ng tips para ma-improve natin yung ating skills pagdating sa mobile photography at para umangat tayo dun sa iba. Let's jump into the video, guys. Okay? Jump talaga yung tatalon tayo dun sa video. Ito yung video, tatalon na natin yan. Number one, siguraduhin mo na malinis yung lens mo. Telepono yan eh, so lagi natin ginagamit yan. Malamang sa malamang, meron yung mga fingerprints, mga dust, no? So, siguraduhin natin or ugaliin natin na linisin palagi yan. Kasi syempre, minsan, nandun tayo sa moment, tapos pinicturean natin, tapos pagtingin natin, malabo pala. So, lumagpas na yung moment na yon, di ba? So, importante, ugaliin natin na punasan yung lens natin, kung mga lenses man yan, kasi minsan may mga telepono ngayon, di ba? Tatlo na yung camera. So, yan. Parang obvious naman to, di ba? Pero madalas nating nakakalimutan yan eh. Kaya yan yung unang-unang tip ko sa inyo para mapaalala sa inyo na importante na linisin yung lens palagi. Pangalawa, focus. Kahit gaano kalinis yung lens mo, kung hindi focus yung pagkuha mo, hindi rin magiging hindi sharp at crisp yung mga photo mo. So importante na matutunan natin or ugaliin natin na i-focus yung subject natin, no? Paano mag-focus? Sa cellphone mo, sa telepono mo, itatap mo lang yung screen, tapos meron mag-i-indicate dyan na dilaw. Yan. Yan na yung focus na yan. Napakadali, di ba? Isa ito sa pinaka-the best na photography tips na matatanggap nyo dito sa video na to, no? Yung pag-tap dyan sa screen ng telepono mo, malaking bagay yan. Sisiguraduhin niya na focus yung subject mo at sharp na sharp yan pag tinignan mo na. Pangatlo, exposure, no? Exposure para yung sa brightness level, no? So, paano naman i-adjust yung brightness level ng photo mo, no? Pag clinic mo yung screen mo, focus yan, idadrag pababa mo or pataas. Yan, makukuha mo yung kung gusto mo ng medyo madilim pa, paliwanagan mo, yan, dun mo makukuha yan. Pero minsan, parang gusto mong sadyain na madilim, no? Para makakuha ka ng tipong silhouette na photo, yon i-adjust mo rin yun. Pwede mong gawin yun dyan. Tapos, o kaya yung clear na white na photo, ganon, di ba? Sarap tignan nun. Yung malabulak na mga photo, yung parang pleasing talaga sa mata. Medyo i-adjust mo yung exposure mo naman yan na palipapa, medyo gagawin mo mas maliwanag ng konti. Pero mag-iingat ka lang na baka mawala yung detail ng photo mo, no? So yun, magagawa mo yan sa smartphone mo, di ba? Ang tindi, di ba? Pag nasa labas tayo minsan, nahihirapang mag-focus yung cellphone natin o yung camera ng cellphone natin, no? Minsan na-underexpose niya, minsan na-overexpose. No, meron tinatawag sa cellphone nyo na HDR. High dynamic range, no? Pag inon mo yan, ang gagawin niya, ibabalance niya yung liwanag, no? Para makakuha ka ng balance na photo. Pag tama yung exposure mo, makakuha ka ng mas magandang kulay, mas magandang detail dun sa photo mo. So, importante na maganda yung pagkaka-expose mo sa photo mo, sa mga shots mo. So, eto naman guys, no, pang-apat, portrait mode, no, para makakuha ka ng parang pang-professional na photos, sa cellphone mo, meron yan. Lalo na kung halimbawa, meron kang iPhone 12, 11, lahat ng iPhone meron yan eh. Pero lang yung mas mababa pa sa iPhone 8 Plus at saka iPhone 7 Plus. Sa portrait mode, ang ginagawa nito, pinapanatili niyang sharp yung subject mo, tapos malabo yung background. Simple lang naman i-on yung portrait mode, no, sa dyan sa camera app mo, hanapin mo lang yung portrait mode. Tapos, siguraduhin mo na 2 to 8 feet away ka dun sa subject mo para maging umepekto yung mahika na yan, no? Mahika ng portrait mode na yan, no? Minsan, parang hindi mo trip yung sobrang labo, no? Kasi parang edited na edited yung kuha, eh. So, pwede mong i-adjust yon. Balikan mo yung photo mo, puntahan mo yung edit, tapos meron dong yung F na parang
basta dyan, meron dyan, ano, hanapin mo lang yon, no? Masyado ng ano eh. Hindi, hanapin mo lang yun doon, tapos pwede mo nang i-adjust yon or pwede mong alisin kung hindi mo na talaga gusto. Okay pa rin naman yun, no? Kung hindi mo trip yung masyadong malabo, no? Or sa iPhone 12, bago ka kumuha ng photo, pwede mo nang iset yung aperture mo, no? Hanggang 1.8 ata. Yon, pwede mo siyang iset ng ganon. Para panglima, gamitin mo yung burst mode. Mahirap kumuha ng gumagalaw na subject. Kahit DSLR cameras nga, nahihirapan dyan eh. So, kailangan mo na mabilis na shutter para makakuha ka nung mabibilis na or moving na subject. Lalo na tumatakbo, tumatalon. So, kaya rin ng cellphone mo yan. Kailangan mo lang i-on yung burst mode. Sa iPhone 11 at 12, pwede mong i-activate yung burst mode sa pamamagitan ng pag-slide ng shutter button pakaliwa. Tuloy-tuloy na kukuha yun, titigil lang yan pag binitawa mo na. Sa iPhone XS naman or pababa na model, no, pindutin mo lang yung shutter button tapos slide mo pababa. Pero para hindi ka mapunuan ng mga picture, kasi syempre, di ba, kung lagi mong gagawin yun, edi mapupunuan ka ng mga pictures, no. Piliin mo lang yung pinagusto mo tapos burahin mo na yung the rest na hindi mo kailangan. Pang-anim, gamitin mo yung rule of thirds. Hindi talaga ito mawawala pagdating sa photography. Crucial na, na dapat makakuha tayo ng sharp at well-exposed na mga photos. Pero kasing halaga din ito yung composition natin. Guilty ako dito dati, guys. Dahil hindi ko ito binigyan ng pansin eh. Akala ko dati na basta sharp yung photo ko at saka magaling ako mag-edit, maganda yung kulay, okay na, pwede ko nang ipagmalaki sa mundo yung photos ko. So, paano ka naman ngayon mag-decide na kung saan mo ilalagay yung subject mo? Sa rule of thirds, it states that yung subject mo ay dapat hanggat maaari wag sa center. Medyo offside mo siya ilagay. It will create more balance at natural composition dun sa photo mo. Sabi. Yun ang sabi nila eh. So, paano mo naman i-on yung grid? Sa settings, punta ka na settings, camera, tapos piliin mo dun yung grid, i-on mo lang yon. So, sa andun na siya. Pagbalik mo dun sa cellphone mo, sa camera app mo, meron na yun doon, guhit-guhit. Magandang sundin yung rule of thirds, guys. I-master natin tong rule of thirds na to kasi malaking bagay to. Pero maganda rin na i-break mo to eh, paminsan-minsan, no? Magna-master mo na siya, try mo namang gawin na sadyain na i-break yung rules na to, no? Because rules are made to be broken, guys. Yes. Pang-pito, leading lines, guys. Para maiwasan yung flat at lifeless na photos mo, gamitin mo yung mga leading lines. Yung mga leading lines, yung makakatulong sa'yo kung paano mo bibigyan ng lalim yung photo mo. Ang leading lines, guys, ito yung lines na papunta dun sa subject mo or from subject or papunta sa likod o opposite naman. Ganon. Pwede itong lines ng puno, bakod, railway, dingding, mga ganon. Basta something na magli-lead dun sa subject mo. Or from your subject, papunta sa background. Andito na yung anak ko! Meron akong bonus tip sa inyo, guys. Gumamit kayo ng tripod. Lalong-lalo na kapag gabi, guys, importanteng-importanteng may tripod kayo. Kasi sa iPhone, meron dyang night mode. Iyon, pag naka-on yung night mode na yan, dinidelay niya yung shutter para makuha niya yung maraming liwanag. So, ang shaking ay magkukos ng labo sa photo mo. So, importante na magdala kayo ng tripod palagi, ha? Okay? Yun lang, guys. Sana may natutunan kayo dito, no? Imposible namang wala. Pambihira naman, guys, no? Pito yan na dapat yung tandaan. Pero, malaking bagay yan para ma-improve yung mobile photography skills ninyo, no? Aralin nyo yan, guys. Explore nyo. At kung meron akong hindi nasabi dito na sa palagay nyo na dapat sinabi ko, comment nyo sa akin, no? Hindi naman to perfecto eh. Pero etong pito na to, makakatulong to sa inyo. Sakto-sakto, guys, natapos ko yung pito. Dumating yung anak ko, nagising na. So, like, comment kayo, subscribe kayo kung hindi pa, and I will see you sa sunod na video. Bye! Say bye! How's your sleep? 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 Let's wash your bum bum. Wash your bum bum. Wash bum bum. Let's wash your bum bum, okay?